Magluluto tayo ng the best at napakasarap na pineapple pie. No oven ang ating gagawin. Tara, simulan na natin. Meron tayo dito 2½ cup of bread flour. Bread flour ang ating gagamitin kasi mas mura. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Nag-add tayo ng 3 tablespoons of brown sugar. Pwedeng white sugar ang inyong gagamitin. 3/4 cups of shortening or lard. I-mix lang natin until mag-fully combine ang lahat ng mga ingredients at maging dough ang ating mixture. And take note mga mommies, hindi na natin kailangan pang i-knead ang ating dough. And after na maging ganito, i-wrap lang natin ng cling film, i-rest natin for around 10 to 20 minutes. Or takpan ng cling cloth ang ating dough. And while nire-rest natin ang ating dough, i-mix na natin ang iba pang mga ingredients. So, meron tayo dito, nag-dissolve tayo ng 1½ cup of cornstarch into 6 tablespoons of boiling water. And in a separate bowl, nag-add tayo ng 3/4 cups of boiling water and 3/4 cups of brown sugar or white sugar. Nag-add tayo ng 1½ cup of 137 grams of pineapple crush or tidbits. Nag-add din tayo ng 3 drops of yellow food color and ang ating cornstarch mixture. So, day 2 ready na. Mag-spread na tayo ng oil or butter sa ating pie pan. And after natin ma-rest ang ating dough, i-roll na natin to, i-divide na natin into 2 equal parts at gagawa na tayo ng pie crust. And make sure na i-measure natin ang ating pie pan kung gaano kalaki para hindi tayo mahirapan sa pag-roll ng ating dough. Ganyan lang at ilagay na natin sa ating pie pan. At dahan-dahan sa paglagay, baka mapunit yung ating roll dough. At i-press lang natin para mag-seal yung edges ng ating pie crust. After that, tusukin na natin ng tinidor. Ang purpose nito is para walang air bubbles sa mamumuo at hindi aalsa ang ating pie crust. Set aside muna natin at lutuin na natin ang ating pineapple filling. At continue stirring para hindi masunog at pag maging ganito ng texture niya, hahanguin na natin. At pwede na natin itong ilagay sa ating pie crust. At siya nga pala mga mamis, ang recipe na ito is good for one recipe lang. Ang ginamit natin na pie pan is size 8 inches. So ito na ready na. Takpan na natin sa ating natira pang dough. At i-roll na natin kasing laki ng ating pie pan. Ang recipe na ito mga mamis ang ginagamit ko sa pangnegosyo, both for business and personal consumption. Napakasarap nito. Ayan, itatak lang natin at isi-seal natin yung edges at i-cut natin yung extra na natira pang dough sa gilid. Pagkatapos niyan, lagyan na natin ng design. Ayan, sa pag-seal ng edges, pwede kayong gumamit ng fork. Mas easy yon. Pero yung design na ginamit natin dito is nilagyan natin siya ng curve sa edges kasi mas maganda at kaya-aya siyang tingnan. Ayan, gayahin nyo lang yan. Napakadali lang pong gawin. At madaling sundan. Itong design na ginawa natin is typical and classic design ng mga pie. So, mapabuko pie man, mapapineapple pie, or obi pie. At nilagyan natin siya ng line sa center para magserving guide kung isa-slice natin ang ating pineapple pie. So, maging creative lang tayo mga mami. So, kung mayroon kayong ibang design na pwede nyong gawin sa ating pineapple pie, pwede nyong i-apply. So, ayan. Meron tayo dito ng egg wash. Naglagay lang tayo ng egg wash sa ating pineapple pie. At i-ready na natin ang ating paglulutuan. And since no oven ang ating gagawin, gumamit tayo ng sand. Ang sand mga mamis is nag-control siya sa init para hindi masunog yung ating niluluto. Ayan, pinipreheat muna natin before natin isalang ang ating pineapple pie. Bake for 20 to 25 minutes. So napakali lang po over low heat. After 20 minutes, so ito na, luto ng ating pineapple pie. Napakabango na niya at napakasarap tingnan. So, i-cool down muna natin ito ng mga 10 minutes before natin i-slice. And after 10 minutes, medyo mainit-init pa. Mas best itong pineapple pie kainin na malamig kasi hindi siya nagsistick yung filling sa loob. Ayan. Tingnan yung mga mami. So, kitang-kita talaga natin yung pineapple tidbits sa loob. Mas best din gamitin yung pineapple crush kasi medyo pino ang texture ng pineapple na ginagamit natin. Ayan, i-slice na natin. So, sa nakikita nyo, may dumidikit pa siya na feeling kasi mainit pa yung ating pineapple pie. Pero napakasarap nito. Pwede kayong gumamit ng white sugar para mas matingkad talaga ang kulay ng feeling sa loob mga mamis. Pero dito ang ginamit natin since wala akong available na white sugar. Kaya brown sugar na lang ginamit natin. Kaya yung kulay ng ating filling is medyo may pagka-brownish and yellow color. Pero masarap talaga itong ating pineapple pie mga mami. So tikman na natin. And ito, makikita nyo talaga na may pineapple tidbits talaga siya. So very special ang ating pineapple pie. Sakto lang talaga ang tamis niya at hindi nakakaumay. Yan lang po mga mamis. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye!